Hi guys, this is Mommy Jen and welcome back to my channel. So ngayong umaga mga kamami, gagawa po tayo ng nilagang baka po. Paggawa po ng nilagang baka, syempre kailangan po natin ang ating mga ingredients. Number one po doon, ang ating baka po, eto. Yan. And eto, meron po tayong patatas, nilinis na po natin. Meron din po tayong sili, mahabang sili, kamatis, saka yung sibuyas o onion. And then, meron din po tayong Chinese cabbage. Kung wala po ito, pwede yung pichay or cabbage na, usual na cabbage na ginagamit. And then, yung pinaka-importante din po, ito ang mais. So mga kamami, kailangan po natin islice itong ating mga buto-buto. Kung pagbili po natin doon sa market, ay nakaslice na po ito. Okay na po yan. Pero yung mga lalaki po, kailangan po natin islice yun. Tulad mo nito, lalaki po siya. So, islice po natin ito. Yung pag-slice po ng inyong kanin ng baka po, depende naman po sa inyo kung saan ba kalaki ang gusto nyo. Panglaga lang po ang ating slice. Dito po sa probinsya namin, wala po kaming pangbulalo talaga na slice po. Kasi yung, ayan po, pag yung ginagamit nila ay mano-mano lang po. Wala po machine to slice. Kaya medyo hindi po maganda. Kaya much better na lang po yung sa amin yung laman na lang po ng karne ang ginamit namin o ng baka. Isa din po yun sa dahilan. Ang anak ko po hindi naman po siya kumakain. Medyo masyadong mataba. Kaya yung laman na lang po. Ayan. Natin. So, yan lang po. Tapos na. So, yung next mga kamami, yung mga sahog natin ng ating slice. So, first, ito, ang ating sibuyas po. Dahil panglaga lang po siya, kailangan malaki lang po ang pag-slice ng sibuyas. At maglalagay din po tayo ng kamatis po o tomato. Anong din po? Laga naman po yan. Next po ang ating patatas. Ganon din po ang pag-slice. Kailangan po malalaki po. Natin yung ating cabbage po. So mga kamami, sa paglaga po ng karne, kailangan po muna natin ilagay yung ating karne sa ating lalagyan. Para po mailaga po ito. Kailangan po itong una ilaga. And then, lalagyan po natin ang ating sibuyas, yung kamatis po, saka po yung asin. So,
Pipigasin lang po muna. And ready na po natin itong ilaga. As usual po mga kamami, pag naglalaga po kami ng mga medyo matagalan, kailangan po nasa kahoy po kami magluluto. Kaya yun, hanggang ngayon po, magluluto tayo ulit sa kahoy. So mga kamami, kailangan po lagyan natin ng paminta ang ating sabaw o inilaga po natin baka. Yan, lalagyan po natin. We're waiting. So yan mga kamami, yan po. Kumukulo na po ang ating medyo malambot na din po itong ating baka. Ayan. So, ilalagay na po natin ang ating mais. Ito po, ang mais natin. Yung mais na corrugated, masarap. Meron po siyang polka dots. Purple. Ayan. Medyo maraming mais po. Para mais na lang po ang makainin natin. Pwede po natin lagyan ng konting soy sauce o yung tuyo po. Ayan po, nilagyan po siya para medyo may kulay naman po siya, hindi masyado pale. Nihintay na lang po natin na medyo lumambot po yung mais natin. And next ingredients na po tayo. Mga kamami, medyo malambot na po ang ating mais. So ilalagay na po natin ang ating patatas. Tayo na lang po natin lumambot yung ating patatas. And next ingredient na ulit. So yan mga kamami, pag ganun nga po, pag medyo matigas po o kailangan ng matagalang paglaga, dito po kami nagluluto sa aming kusina. Dito po sa kahoy. Yan po mga kamami, buhay probinsya po. So mga kamami, ito na po yung last nating ingredients na ilalagay doon sa ating nilagang baka. And ito po, as you can see po, sinabay ko na lang po yung sili, yung mahabang sili po dito sa ating cabbage. Since mabilisan na naman po itong maluto. Tignan po natin ang ating patatas kung luto na ba. Oh, hindi pa. Konting laga pa po bago po yung ating cabbage. Since malambot na po ang ating patatas, lalagay na po natin ang ating cabbage. And one hand. Up. Yan, talaga. Ganyan po kapag isa kang nagbibidyo at nagluluto. Ilalagay na po natin ang ating sili. And takpan ulit. And ready na po itong kunin o ihain na po. Luto na po. So yan mga kamami, luto na po ang ating nilagang baka. Ready na po tayo para sa ating tanghalian, hapunan o kahit po breakfast. So pwede po natin lutuin yan nilaga po. So mga kamami, sana po nagustuhan nyo ang content ng vlog ko ngayon. Please like and subscribe, Mami Jenna Biliana. Thank you and God bless us all. Love you guys!